Empowering the Word. So, ang bawat isa po sa atin ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon at talagang ang bawat isa po sa atin, kailangan talaga nating mag-aral. Amen? Dahil ang mga bagay, itong pananampalataya natin, ito ay dapat talagang inaaral po natin. Ang hirap kaya maglingkod sa Diyos na hindi mo kilala. Amen. Hayag na ang ating Panginoon, pero kung hindi mo siya kikilalanin, hindi siya magpapakilala sa iyo. Kaya kailangan natin mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa Proverbs chapter 23 verse 23, "Buy the truth and sell it not. Also wisdom and instruction and understanding." So, mamaya paliwanag po natin 'yan. Kasunod po ay sa Hoseas, "Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman." Di ba nababanggit yan? "My people perish because of lack of knowledge. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka." Pag tinakwil pala natin yung kaalaman, yung katotohanan na galing sa ating Panginoon, pwede palang maging hudyat ito para itakwil din tayo ng ating Panginoon. Amen. "Upang ikaw ay huwag maging saserdote ko." Ibig sabihin, tagapagturo. Ano po, saserdote, tagapagturo yan ang batas o salita ng ating Panginoon. "Yamang iyong nililimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang lilimutin ang iyong mga anak." So, ang hirap ng bagay na yan. So, simula po nang tanggapin po natin ang ating Panginoon at ginawa po natin siyang tagapagligtas, kinailangan na natin na pag-aralan ang kanyang salita. Amen. Kaya pinapayo po sa atin sa mga first time mga Christian, sa mga tawag din newbie na mga Kristiyano, talagang ang sinasabi sa atin ng mga nagme-mentor, ng pastor, ng mga elders, na kailangan talagang magbasa ng Bible. Pag-aralan ng salita ng Diyos. Dito naman sasamahan po natin, hindi naman dito pinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia. Amen. Hindi naman dito nire-require na ang pastor lang ang dapat merong Bible. Kasi sa ibang samahan, ganyan. Ang mga kapatiran, bawal yan magbasa ng Bible kasi hindi nila maintindihan daw. Diba? Kaya magpasalamat tayo, mga kapatid, na tayo po ay nadito sa tunay na katuruan, sa tunay na pananampalataya, na talagang pwede mong saliksikin ang salita ng ating Panginoon. Hindi ka maluloko ng mga leaders dito. Kasi kaya mo siyang i-cross-reference lahat ng mga sinasabi nila. Pag medyo masakit, may ganyang pagkakataon ba yan sa inyo, nakaranas kayo? Pag medyo masakit yung pangangaral, titingnan ko nga kung nasa Bible yung sinasabi ni Pastor. Baka pinipersonal lang ako nito. Di ba? Pero pag nasa Bible, tunay pala. Hindi pala talaga ako kaya. Hindi talaga ako makailag. Nasa Bible pala talaga. Sa full lang. Sa full. So, kailangan po natin na talagang hindi lang bago, maging tayo habang tumatagal sa pananampalataya, dapat po na sikapin po natin na saliksikin, pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Ginagawa natin ang mga bagay na ito para hindi gumaling sa talakayan. Hindi natin yung purpose ng ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon para hindi tayo gumaling sa talakayan, pakikipagdebate. Hindi naman tayo tinawag sa mga bagay na yan. Amen. Tayo po ay talagang nag-aaral para magkaroon po tayo ng malalim na kaalaman sa salita ng ating Panginoon. Amen. Kasi kung ang gusto mo lang, kaya nag-aaral ka ng Bible, kaya nag-memorize ka ng maraming verse para maging magaling na debatista ka, ay hindi ka makakapag... Kakalabanin. Wala na, Suryanik. Patay na eh. Wala na kakalabanin. Amen. Kung yun lang ang purpose mo para maging ganun ka, hindi ka rin lalago sa pananampalataya. Kasi hindi yun yung pagkakatawag po sa atin. Maganda yung maraming alam na verse. Napakaganda po nan. Bakit? Dahil at
tayo, napupuno po tayo at mas madali po tayong makipag sa conversations about sa faith, ay marami tayong nasasabi. Kasi marami tayong alam ng mga verses, alam natin ang katuruan, so mas mabilis po tayong magpaliwanag. Amen. Pero kung yung ang gusto mo lang ay makipagdebate, kasi ang debate, ibang debate kasi dito sa Pilipinas. Pag titingnan niyo yung debate sa Amerika, panoorin niyo yung kay Pastor David Bernard saka yung kalaban niya Trinitarian, napaka-formal. Walang sigawan doon. Dito kasi sa atin ano eh, pag matatalo ka na, pipilosopuhin mo na. Oh, ganito dito, ibang ano dito, ibang format ng debate dito. Alam niyo, kung 'yan lang ang gusto niyo, kung kahit matalo niyo yung malalaking simbahan dito sa Pilipinas, sa galing niyo sa pagkikipagdebate, hangga't hindi mo na ko-convert, hindi na ko-convert ang taong kadebate mo, hindi walang saysay ang mga katagumpayan mo. Nanalo ka lang sa argumento, pero yung sa pananampalataya walang naging. Amen. Parang nangyari, yung yabang, yung pride ang nadadagdagan, hindi yung faith. Mas maganda yung ano eh, marami kang alam sa pananampalataya, maraming alam ka na verses, alam mo ang katuruan ng ating Panginoon. Then, habang nagtuturo ka, habang nakikipag-usap ka, unti-unting nababago ang buhay ng taong kausap mo. Unti-unting lumalapit, nagkakaroon ng kalinawan, mas maganda pa yun. Amen. Kaysa kahit magaling na debatista, sa UPC, maraming magagaling na debatista. Pero hindi yun talaga ang purpose nila. Talagang idinedepend lang nila. Pero yung makipagano talaga, yung mga hamon, sige dito, lapit ang gusto mo ay pagdebate. Eh, hindi ganun, hindi po tayo tinawag dun. Tinawag tayo para humayo. Amen. Mag-share ng salita ng ating Panginoon. Kaya, mapalad ang mga taong talagang may magagaling sa memorization eh. May mga taong ganyan, ang gagaling. Basahin lang nila ng apat na beses, tatlong beses, nare-retain na yun hanggang sa mamatay sila. Pag ginising mo yun sa, pag siguro, pag dating ng ating Panginoon, pag gising, nagme-memorize. Dito dos tres eh. Dakilang pag-asa. Baka gano'n yun. May mga taong ganyan, pero may tao naman na hirap, nahihirapan na mag-memorize. Pero yung buod, yeah? Yung buod naman, so, okay din yun. Kasi sa Bible, yung sa panahon ng mga apostol, sa mga alagad, hindi naman sila sa pakikinig sila. Kaya pag merong nangangaral, talagang nakikinig sila kasi wala silang Bible nun eh. Amen. Sa atin lang naman nagkaroon ng limbag na book, na libro, na Bible na mababasa natin, mamememorize sa atin. Sa kanila, sa mga sa mga templo lang, dun pag nagbasa, ang tagabasa, talagang nakikinig po sila. Kaya makikita po natin yung mga apostol, yung mga alagad ng ating Panginoon, nagkukot sila mula dun sa Old Testament, pero hindi sakto. Diba? Pansin nyo yan? Okay lang yun. At least hindi nababago yung sense. Okay lang naman yun, mga kapatid. Kaya, kailangan mag-aral po talaga tayo, amen, ng salita ng ating Panginoon para mas lalo po tayong talagang makita po natin, makita natin sa ating sarili na tayo po ay lumalago sa pananampalataya. Hindi po kasi tayo lalago sa pananampalataya kung hindi po natin pinag-aaralan ang salita ng ating Panginoon. Masasabi mo nga, lumalago ka kapag talagang meron kang kaalaman. Dumadami ang kaalaman mo tungkol sa ating Panginoon. Bilang isang mananampalataya, kalakip na po ng ating paglilingkod ang pagsasaliksik ng salita niya. Ang salita ng ating Panginoon, nakahiya naman na ilang taon ka na sa pananampalataya ay napakaunti pa rin ang alam mo sa Biblia. Amen. Mas kilala mo pa yung mga artista. Ay oo, nag-break na nga sila eh. Meron nang third party. Pero pagdating sa Bible, wala kang kaalam-alam. Di ba? Sino si Herod? Sino si Belzebub? Sino yung mga yun? Di ba? Yung medyo mga nasa ano na, kailan si Belzebub? Siya na yun. So, kailangan, may alam din po tayo ng mga karakter ng Bible, kwento ng Bible. Amen. Baka mas marami pa tayong alam na soap opera.
Mas marami pa tayong alam na movies. Amen. Tapos pagdating mo, pag nagkwento ka na ng buhay, nagkwento ka na ng buhay ng isang tao, karakter sa Bible, naiiba na. Kaya nga, alamin po natin. Kasi yung minsan, may mga taong kausap tayo na may alam din sa Biblia. Baka mapahiya tayo sa kanila. Daladala pa man din natin ang katotohanan. Tapos mali ang kwento natin. Si Moses, nung bumaha, pumasok sila dun, kasama ni Moses yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga anak. Si Moses, 40 days. Moses ka lang, Moses yan, hindi si Moses yun. Dati nalilito ako dyan, sino nga ba si Moses? Sino nga ba? Nalilito ako kay Moses at Abraham. Diyan ako nalilito sa dalawang yan. Saka kay Elijah, saka kay Elias. Nalilito ako, sino nga ba ito? Basta, ang inin si Elijah, siya yung predecessor. At si Elias ay successor yan, mga kapatid, successor niya. Diyan yung binigay yung mantle. Oh, kaya ako yung nag-ano dyan. Tapos pag tinagalog, sino nga ba ito? Ano nga ba Tagalog ng pangalan nito? Tapos na mga una, hinahanap ko panaghoy. Ano yung panaghoy sa English? Nahalang ko yung panaghoy. Tapos dati, Ecclesiastes. Anong Ecclesiastes? Anong ito? Sa kala ko, Ecclesiastica. Kala ko yun ng Tagalog. Pag mangaral pala yun, pambira. Ang layo ah. Tapos hanap ko yung James. Hanap ko yung James sa New Testament. Pambira. Hindi ko makita ang James. Kala ko, Jaime. Yung pala, Santiago. Santiago pala yun. So, kailangan talagang kabisaduhin natin kasi ito yung buhay natin. Ito yung pananampalataya natin. Dito umiikot po yung talagang buhay ng isang mananampalataya. Kaya kailangan kabisaduhin natin, alamin po natin, amen, para hindi po tayo mailigaw. Kaya ang sabi po dito, masasabi po natin ang sarili natin isang malagong mananampalataya kung tayo nag-aaral ng kanyang salita. At ang sabi dito, ito yung ating verse sa Mini Bible School, na pagsikapan mong humarap ng subok sa Diyos. Kailangan talagang maging subok ang bawat isa sa atin sa pagharap sa ating Panginoon. Ang sabi diyan, manggagamang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Praise God. So ang bawat isa sa atin ay kailangan talagang humarap po tayo ng subok sa ating Panginoon. Kasi tayo ang nagre-represent sa ating Diyos eh. Amen? Dito sa lupa, sa Corinthians, ay tayo yung mga ambassadors. Amen? Nire-representa po natin ang langit. Tayo po ay representative ng ating Panginoon dito sa lupa. Tayo ang magiging daluyan ng ating Panginoon. Kaya dapat alam natin ng mga policies. Di ba? Ngayon, politika. Di ba? Grabe ang politika. Merong geopolitics. Ang daming iba't ibang anggulo ng ano. Anggulo talaga eh. Anggulo talaga ng politika. Iba't iba. Yeah, tapos ito yung debate ng SMNI. Yung si ano. May sinasabi lang yung quad. Ano yung quad? Iniisip ko yung quad. Yung pala yung samahan pala yun. Samahan ng mga bansa. So, sa atin, dapat bilang ambassador, bilang tagapaglingkod, o bilang representante ng ating Panginoon, dapat ang bawat isa sa atin, alam po talaga natin. Amen? Ang salita ng ating Panginoon. Tukoy natin at alam natin kung paano natin i-deliver o paano natin ituturo ang katuruan ng ating Panginoon. Ang bawat isa po sa atin, tinawag po tayo para magdala ng mga tao sa harapan ng ating Panginoon. Sabi diba ng Proverbs, he who winneth soul is wise. Siyang nagdadala ng mga tao sa ating Panginoon ay matalino. Kung gusto nating maging matalino, talagang gawin natin, magdala tayo ng tao sa ating Panginoon. Hindi lang basta magdala. Yung dinala mo lang, dapat yung dinala natin ay mananatili.
Mananatili, mga kapatid. Kaya yung may mga nadala na dito sa pananampalataya, alagaan nyo yan. Amen. Alagaan po natin yan. Kasi, ano yun eh, sayang. Malaking ano natin, nag-invest po tayo sa kanila ng mga prayers. Amen. Nag-invest tayo sa kanila ng prayers. Kaya, sayang naman yung pananampalataya, iparealize natin, iparamdam pa rin natin sa kanila yung pagmamahal na welcome ka pa rin dito. Kaya ang bawat isa sa atin, talagang i-work out natin sarili natin. Hindi kasi natin sila maibabalik kung tayo ay nagkakaroon na ng diferensya. Nahihirapan po tayo sa ating sarili. Kaya ang bawat isa po sa atin, kailangan ay maging kalugod-lugod po tayo sa harapan ng ating Panginoon. At ang gagamitin po natin na katuruan ay yung katuruan ng ating Panginoon, yung salita ng katotohanan. Kasi alam mo, ngayon aware ang bawat isa po sa atin na maraming naglipa na ng mga iba't ibang reliyon, iba't ibang katuruan, ngunit ang ginagamit nila ay isang Biblia. Yung Biblia ang ginagamit natin ay ginagamit din nila. Pero pasalamat tayo sa ating Panginoon, mapapalad po tayo na naintindihan po natin ang Biblia, naintindihan po natin ang salita ng ating Panginoon, kaya mas lamang po tayo sa kanila. Diba sabi ng Sunday school natin kanina, lamang ang may alam. Amen. Amen. Tayo, ang bawat isa sa atin, nalalaman po natin. Minsan may mga binabasa sa mga passage sa Biblia na sila ibang interpretasyon, tayo tama. Magpasalamat po tayo dahil naintindihan po natin ang mga bagay na ito at hindi tayo nagkakaroon ng kaguluhan sa kaisipan. Isang blessing yun ng ating Panginoon. At isa pa, meron tayong ano eh, may espiritu tayo ng ating Panginoon. Auto-translation yun. Amen? Natra-translate ng espiritu ng ating Panginoon pag nagbabasa tayo. Ito ang ibig sabihin na. Yan ang binapato ng ano, sa isipan natin. Pinapalinaw. Kaya salamat sa Diyos, isang kagandahan din na meron po tayong banal na espiritu ng ating Panginoon, naintindihan po natin yung mga kahit komplikadong bagay, yung mga mystery na tinatawag nila ay naintindihan natin. Ang sa kanila, sa ibang samahan, mystery ang Godhead. Mystery. Sabi, mystery of the Godhead. God 3-in-1. Oh, parang kape ah. Amen. Sa atin, malinaw na malinaw. Amen. Hindi mystery sa atin yun, kundi talagang bukas na sa ating isipan, ipinakikita o pinapaunawa sa atin ng ating Panginoon na iisa lang yung nasa taas, yung Godhead. Iisa lang yun. Iisa lang ang tinutukoy dun. Pero sa kanila, makikipagtalo yan sa inyo. Hindi. Iba yung Ama sa anak. Yung anak, iba din yung sa Espiritu. Tinan mo nung binaptize si Jesus. May umimik sa ano, sa langit. Ama yun, Ama. Tas yung bumabang kalapati, Espiritu yun. Yung binabaptize, yun si Jesus, yun yung anak. Sa atin, alam natin yun kung bakit eh. Pero sa kanila, makikipagtalo yun hanggang patayan niya, mga yan. Makikipagtalo yan. Pero salamat sa ating Panginoon. Kahit sa simpleng kaisipan natin, kahit hindi tayo ganun kataas ang pinag-aralan, naintindihan po natin ang mga bagay na turo ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kasi kailangan maging humarap tayo ng subok sa ating Panginoon. Wala tayong ikahihiya dahil maraming susubok sa pananampalataya natin. Basta ano na pag umahayo tayo? Pag umahayo tayo, hindi lahat yan ano. Kala mo walang alam yung mga yan. Yung iba may alam yan. May kipagtalo yan sa'yo, mas lalo yung mga pilosopo. May kipagtalo yan sa'yo. Ang nakakalo lang minsan, nakakatawang parte ng paghayo, yung nakikipagtalo yung walang alam sa Bible. Ikaw na walang alam sa Bible, tapos makikipagtalo ka dun sa may alam. Preferes lang yan. Di ba? Nakikipagtalo sila. Nakwento ko na pastor mong eh. Yung isang Bible study namin noon sa Mayaw. Matanda na yun eh.
Ano na. Tagalog, Bisaya, Cebuano na talagang iba't ibang lengguwahe nang ginamit. Ma-convert lang, wala pa rin. Sabi niya noon eh. Sali, kasi pag hindi po tayo naglingkod sa ating Panginoon, hindi po tayo makapasok ng langit. Ang sabi ng Bible study namin, totoo, alam mo ba na ano? Ang langit ay nandito. Langit. Kasi, ayun, medyo nakakabiruan namin kasi pamilyar na eh. Tagal na namin na nababibis na yun. Sabi, nandito yung ano eh. Nandito yung langit. Saka yung impyerno. Ha? Nandito. Paano po yun? Ganito ha. Pag ikaw ay masarap, maganda ang nararamdaman mo, talagang okay ang nararamdaman mo, di ba, sinasabi mo, ay, parang langit. O, nandito na yung langit. pag ikaw naman ay talagang problema, puro problema ang nasa paligid mo, di ba sinasabi natin, impyernong buhay ito. Oh, kaya nandito na yung langit at impyerno. Ang bira. Magaling talaga. Yung mga pilosopo, namatay na lang, hindi na na-convert. Amen. Hindi namin naidala sa ano. Kasi may sariling pangangatwiran. Yung mga ganong bagay. Wala na tayong magagawa dun. Sabi sa Joel, yung mga dugo sa kamay, wala na. Hindi na sisingilin sa atin. Amen. Kaya mag-share lang po tayo. At talagang aralin natin ang sinishare natin. Baka tayo biglang hayo ng hayo, wala tayong prayer. Hayo tayo ng hayo, wala tayong basbas ng ating Panginoon. Talagang aabutin ka ng hiyanan eh. Amen. Pero kung tayo ay may basbas ng ating Panginoon, talagang puspos tayo ng ating Panginoon, eh, hindi tayo mahihiya. Kasi nasa atin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya kailangan maging subok ang bawat isa po sa atin. Then ang sabi po dito sa Proverbs 23:23, buy the truth and sell it not. Also wisdom, instruction, and understanding. So sabi po dito, nabilhin daw ang katotohanan. Magkano kaya ang katotohanan? Pastor, magkano po kaya yan? I-100 lang ang dala ko din eh. Bilang lingkod ng ating Panginoon, ang katotohanan po ay bayad na para sa atin. Nanahan na nga sa atin ang ating Panginoon eh. Yung katotohanan, amen, na dapat i-acquire natin, isik natin, ay nasa atin na. Amen. Kaya ang sabi po dyan, by the truth, na binayaran na ng ating Panginoon, siya'y nanahan na sa atin. Kaya ang gagawin po natin, huwag natin yan ipagbili. Huwag po natin yang talagang hayaang mawala po sa atin. Kasi yung iba, kinakalakal ang salita ng ating Panginoon. Amen. Di ba may mga samahan na kinakalakal ang salita ng ating Panginoon? Akyat sa bus, kakanta, sabay mamaya, may nakaka-bless na sana. Pumunta kami dati sa ano, sa kami pong dalawa ni tatay, magpipreach doon sa San Carlos City, dito sa Pangasinan ba ito? Pangasinan. Sulong babae. Sige, pambihira. Ang galing. Talagang ano eh. Wala na. Kapal. Kung makapal ay makapal. Makapal talaga. Sayang talaga mga kapatid. Kung tunay lang. Ganda eh. Ang ginagawa lang naman niya, siya ay pasok dun sa bus. Kumakanta siya. May lapel. Lapel. Kakanta siya. Kaya ito po eh. Ganito. Tapos kumanta siya. Pagkakanta ay, ano eh. Kasi okay nung una. Ano nga bang kinanta niya? Heart of Worship yata ang kinakanta niya nun. Lakad siya. Tapos mamaya, pagdating doon sa dulo ng bus, nag-abot na ng sobre. Nasa isip-isip ko, sayang. Ang lakas na ng loob. Solo. Ako, hindi ko kaya yun. Solo. Kakanta ka doon. Buti kung maganda ang boses mo. Maganda naman ang boses ni ate. Meron naman. Okay din naman. Ano po? Pero yung solo ka, nanandong ka, tapos mamimigay ka, maghihingi nga lang ng pera, nahiya na ako sa hindi ko kakilala. Meron ko ba dyan lima? Nakakaya ba gayon? Pero yung talagang magbibigay ka, pero sila praktisado, talagang trained. Yung pala, yung mga ganun, ang sabi nila, ay mga Bible school student pala yun dun. Mga Bible school student, kailangan tinitraining sila sa ganun. Kaya lalakas ng loob nila. Amen. Pero nasa kamalian sila. Kaya sa atin, amen, lakasan din natin ang loob natin. Hindi naman tayo manghihingi.
Pag tayo yahayo, lakasan natin ang loob natin, makipag-usap tayo sa mga tao. Hindi naman tayo manghihingi. Libre nga yung binibigay natin eh. Amen. Sila ngang nasa pamalian ng turo ay malakas ang loob, nakakagawa ng mga ganung bagay. Tayo pa kayang mga nasa katotohanan. Amen. Kaya gawin po natin ang dapat natin gawin. Amen. Tayo po ay talagang humayo. Kailangan mag-share po tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos. Kaya sabi dito, talagang i-acquire po natin by the truth and sell it not. Amen. So ang katotohanan ay nasa atin na. Yung truth na sinasabi diyan sa yung ating Panginoon, si Jesus Christ. Diba? John 14:6, I am the way, truth, the light. Amen. No one can comes to the Father except through by me. Amen. So kaya siya ang katotohanan, siya yung naninirahan na po sa atin. Kaya mga kapatid, huwag na natin ipagbenta, huwag na natin ialok sa mundo itong katotohanan na nasa sa atin. Amen. Huwag na natin ialok itong sarili natin na binili na ng ating Panginoon. Amen. Kasi may mga pagkakataon sa atin bilang isang mga mananampalataya na pinagbibili natin yung ating sarili sa mundo. Paano kaya yung pastor? Yung gumagawa ka ng makamundong bagay, parang pinagbebenta mo na yung sarili mo sa mundo. Amen. Yung hindi po natin pagsunod sa salita ng ating Panginoon sa katotohanan, amen, parang pinagbebenta mo na rin yung sarili mo sa mundo. Kaya kung maaari ay gawin natin na huwag po tayong, talagang pahalagahan po natin ang katotohanan na naninirahan po sa atin. Amen. Kaya sabi ko dito sa Tagalog, hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. So, hanapin, nahanap na natin ang ating Panginoon, karunungan ng ating Panginoon, kaunawaan ng ating Panginoon. Amen. Nabibigyan na tayo nan. Amen. At pahalagahan po natin ito. Huwag po nating hayaan na mawala po sa atin ang ating Panginoon. Kailangan i-keep natin ang ating Panginoon sa atin. Dahil kung hindi po natin gagawin yan, sinong magki-keep sa atin? Dalawa lang naman ang pwedeng umagaw sa tao. Ang ating Panginoon at ang kaaway. Sila lang ang pwedeng mag-acquire sa atin kasi tayo ay weaker vessel. Mahina po tayo. Amen. Kaya kailangan po natin ng presensya lagi ng ating Panginoon para magkaroon po tayo ng lakas. Amen. Diba? Binasa natin, sino nag-journal dito? Diba? Binasa natin sa journal natin, mayroong isa po tayong tinamaan doon sa pag-Bible reading natin na yung espiritu, yung bahay. Diba? Na nabasa niyo ba 'yan? Ah, hindi po, hindi yung nagtayo. Yung isang tao na inalisan ng espiritu. Ang sabi doon, umalis siya. At nung bumalik, nakita na malinis. Tayo 'yun, yung malinis na 'yun. Ibig sabihin, malinis, walang nagmamay-ari. Kaya sabi nung yung espiritu ng yung masamang espiritu, ang sabi doon, umalis siya, naghanap pa ng pitong mas masasama sa kanya. Nag-evangelism. Brad, dito. Malawak-lawak ito. Pwede ka dito, pwedeng tatlong mas masasama. Kaya ang buhay ng isang tao na wala sa atin, yung mananampalataya na dati at nagtalikod sa ating Panginoon, pag naabutan niya ng kaaway, nagiging mas masama ang buhay niya noon bago niya kilala ang ating Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin, huwag nating hayaan na mawala ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Nandito na po tayo. Hayaan na manirahan ang katotohanan, manirahan ang ating Panginoon sa atin upang hindi na po mangyari yung mga ganitong bagay. Di ba may mga nakaranas lang sa inyo?
na noon naglingkod na tayo, tapos bigla tayong na-backslide. Nung na-backslide tayo, yung buhay natin mas worse pa nung tayo ay bago makilala natin ang ating Panginoon. Kaya sa atin, salamat sa Diyos sa yung mga nakabalik. Amen. Sa mga nakabalik, huwag nyo nang papakawalan ang ating Panginoon. Hayaan na manatili na sa atin ang ating Panginoon. Amen. Ay, huwag na nating pakawalan kasi alam nyo, talagang nawawala yan. Umaalis ang ating Panginoon sa atin kasi siya po ay banal. Ayaw niya sa kasalanan. Once na ang tao ay napupuno na ng kasalanan, huwag ka na mag-expect na maninirahan pa dyan ang ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay banal, ayaw niya sa kasalanan. Amen. Kahit naman tayo eh. Pag naputikan yung damit natin, hubat agad. Kasi ayaw natin ang madumi. Ang kasalanan para yung dumi. Amen. Hanggat parami ng parami yung dumi, yung putik na nasa atin, nandidiri tayo, nahirapan tayong gumalaw. Ganon din ang ating Panginoon. Amen. Kaya tayo lagi tayo nagsisisi, tayo nananalangin sa ating Panginoon na Lord. Ano, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga nagagawa kong hindi mo kagustuhan. Kasi ayaw natin na umalis yung presensya ng ating Panginoon sa atin. Amen. Amen. Kasi kung papatuloy na gagawin natin yan, amen, patuloy na patitirahin natin yung kasalanan na nandito, baka mag-imbita pa yan ng mas masasama. Pitong mas masasama. At hindi maganda ang kahihinatnan ng mga taong yan. Amen. Kaya pahalagahan po natin ang ating Panginoon. Huwag hayaan na mawala ang katotohanan po sa atin. Amen. Huwag hayaang baluktutin ang katotohanan. Alam niyo yung baluktutin ang katotohanan? Amen. Nasa katotohanan ka pa rin pero baluktot. For example, mga kapatid, okay ka sa tights pero hindi ka okay sa holiness. Minsan naman, okay ka sa holiness, hindi ka okay sa tights. Nababaluktot. Dapat katotohanan. Amen. Kaya, may katotohanan pa rin, itama na natin, nasa atin ang ating Panginoon. Huwag na natin baluktotin. Huwag na natin gawin yung, kasi may mga ganyang Kristiyano. Ang susundin lang nila, yung kaya nilang sundin. Hindi po ganun. Ang pagsunod sa ating Panginoon, kailangan lahat from A to Z, kailangan sundin mo yan kasi kautusan niya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung mga bagay na yan ay dapat natin talagang mahirap. Mahirap talaga. Sino nagsabing madali ang pagiging mananampalataya? Mahirap ang pananampalataya. Sabihin natin mahirap talaga. Pero gumagaan lang yan pag nasa atin, in love tayo sa ating Panginoon. Amen. Doon yun gumaganda, doon yun sumasarap. Amen. Kahit masakit yung mga pinagdadaanan natin kasi may mga bagay na hindi tayo sanay. May buhay tayo noon eh. May buhay tayong talagang kinasanayan natin. Pero nung simulang nagseryoso tayo sa paglilingkod ng ating Panginoon, maraming tinatanggal. Diba? Ang isang parang illustration nun, para tayong isang itak na maraming mga kalawang, mga baluktot, bingot na, hindi naman bingot na yung bingkaw, yeah. Mga bingkaw na mga talim. Para tayong ganyan, kung gusto nating gumanda at maging bago ulit, kailangan natin ng talagang yung sa mga ironsmith. Di ba? Hindi lang hasa po. Talagang noon, sa panahon noon, papainitan ka. Upok-puking ka. Di ba noon sa ang mga Smith, talagang kung gusto mo maging bago, isasalang ka dun sa napakainit na apoy, talagang papaapuyin ka, papabagahin ka, tapos pagbaga ka na, tupok-puking ka, pagkapok mo, sabay pasap sa tubig, sabay ulit sa apoy. Diba? Masakit kaya yung sa mga tao nga nakakaranas ng ganyan, pero pag nagkaroon sila, pag nalagpasan nila yung mga ganun, parang bago.
Amen. Nagiging bagong tao po tayo. Nakakaranas po tayo ng mga victory sa ating buhay na hindi natin iniisip na mangyayari pala sa akin to. Kaya may mga kaya meron po tayong mga patotoo sa ating buhay na nung dumaan po tayo sa mahihirap na sitwasyon, nung tayo po ay nakalagpas, talagang nakakapagpasalamat tayo ng matindi sa ating Diyos. Bakit? Dahil iniisip talaga natin, masabi talaga natin, kung ako lang, hindi ko kaya to. Baka nakitil ko na ang buhay ko. Diba? Baka kung ano lang nangyari sa akin, baka nagpalaboy-laboy na ako. Pero hindi, dahil kasama natin ang ating Panginoon at magtitiwala tayo dun sa process na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen. Talagang natutuwid po tayo para tayong nagiging bago. Kaya wag po nating baluktutin ang katotohanan. Manatiling ang katotohanan ang sinusunod natin. Amen. Kaya palagan po natin ang katotohanan na naninirahan po sa atin. Walang pwedeng itumbas dyan. Amen. Kung meron man, itong tanong ko, kung meron mang, kung sakasakali lang ha, kung may bayad ang pananampalatayang ganito, willing ba kayong bayaran? Kung sakali lang naman, hindi naman ako maniningil mamaya. Yeah? Kung sakasakali lang na binigyan ito ng presyo ng ating Panginoon, willing ba kayong pag-ipunan yan? Sabihin na ating Panginoon, sige, kalahating milyon. Langit ka naman eh. Tuloy naman yung pananampalataya mo eh. Gagawin kaya natin yan o hayaan nang mapunta sa impyerno kaysa sa 50 sa kalahating milyon 500,000. Masaya naman ako sa 500,000, ibibili ko na lang ng mga ganitong bagay. Di ba? Pero good thing hindi pinabayaran ng ating Panginoon yung kaligtasan na natanggap po natin. Amen. Hallelujah. Yan, sabi nga nakasamahan natin dati, hindi walang bayad pero may sukli. Amen. Ganito yung pananampalatayang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya, libre na ito, pahalagahan po natin. Pahalagahan po natin to at huwag na nating ipaagaw sa kung ano man, sa mundo, sa kaaway. Huwag na po natin itong ipaagaw, kundi bagkos ay i-keep natin, talagang protektahan po natin ang buhay natin. Amen. Dahil itong katotohanan ito yung magdadala sa atin, yung salita ng ating Panginoon, ito po yung magdadala sa atin papunta sa ating Panginoon, sa kanyang piling. Kaya sabi mga kapatid dito sa Amos, at sila nagsilaboy-laboy sa dagat at sa dagat, at mula sa hilaga hanggang sa silangan, sila ay nagsitakbo paroon parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi nasumpungan. Darating po ang panahon, amen, na wala nang ganitong gawain. Sa China, dumadating na yung ganyang panahon. Bawal na sa ganito. Talagang inaaresto, pinapapatay, tinotorture ang mga Kristiyano doon. Kaya nag-a-underground sila ngayon. Diba, may napapanood ako sa inyo nung nakaraan na pumuntang isang Kristiyano doon sa China. Nagpunta siya doon sa loob ng sa underground din, nakisama siya. Yung mga kapatiran doon, ang ginagawa, minememorize yung buong chapter. Katapos kakainin nila para hindi sila mahuli. Ah, ganun sa China. Pero sa atin, talagang maliwanag na maliwanag pa. Pwedeng-pwede pa tayo magkaroon ng mga ganitong pag-aaral. Kaya hanggat meron pa tayong access, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon, seryosohin po natin ang mga bagay na ito. Amen. Hanggat nakakapagbasa pa tayo, hanggat may pangunawa pa tayo, gawin po natin ang dapat nating gawin. Amen. Seryosohin natin ang pananampalataya. Hindi ba nagpasalamat nung Wednesday si Sister Nida? Isang pasasalamat niya, marami siyang na-imbak na salita ng Panginoon sa kanyang isipan. Amen. Kasi yung mga naka-imbak na yan, hindi na yan pwedeng agawin. Nasa atin na yan eh. Amen. Kaya kung gusto mo na talagang maging malagong mananampalataya, pag-aralan mo, mag-imbak ka, punuin mo ang sarili mo ng salita ng ating Panginoon. Amen. Punuin natin ang ating pagkatao ng salita ng ating Panginoon.
Praise God. Sapagkat tayo yung magiging daluyan eh. Ngayon yun, tayo yung magiging daluyan ng ating Panginoon. Hindi naman siya gagamit ng aso. Yung aso, pumapasok dito kanina, gusto yata magpabaptize. Kanina po pumapasok yung aso. Hindi naman yung gagamitin ng ating Panginoon para mag-evangelize. Amen. Kundi ang gagamitin ng ating Panginoon, syempre yung kanyang mga anak, yung kanyang mga tao. Tayo po yun, mga kapatid. Kaya ang bawat isa sa atin, kailangan talagang maging aral, maging handa sa ating pagtuturo, sa ating pag-share. Maging handa po tayo dahil dadating ang panahon. Huwag naman sana na abutin natin ang pagkakataong ito, ang panahon na ito. Amen. Na ang lahat ay wala na. Wala nang gawain. Di ba, nung pandemic na, hirap na hirap na tayo eh. Talagang maraming niliglig na pananampalataya nung pandemic. Kaya mahalaga yung ganitong pag-aaral. Mahalaga ang pagtitipon. Mahalaga ang pagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon. Dahil darating talaga ang panahon, mangyayari po yan. Nasa Biblia yan eh. Nasa Biblia po ito. Kaya hanggat maaari, ay punuin na natin ang ating sarili ng kanyang salita. Huwag na tayo magpaisi-isi. Nagigera na sa Ukraine ngayon. Marami nang nangyayaring kakaiba, marami nang digmaan, at sa Matthew 24, pagbabasahin natin, nagsisimula yan. Amen, pasimula pa lang ang lahat ng nangyayari. Kaya ibig sabihin, amen, kung mangyayari man yung, kung magsisimula yan sa panahon natin ngayon, kailangan mag-imbak na tayo ng maraming salita ng Diyos sa atin. Amen, dahil ito hindi ito mapupunit eh. Amen, yung Bible pwede pang mapunit. Pero yung kaalaman na nasa ating mga isipan, yung kaalaman na nasa atin, mga kapatid, yung inimbak natin, hindi po yan mapupunit ng kaaway, hindi yan masusunog, hindi yan mawawala. Bakit? Nasa puso na natin yan. Amen. Kaya ang bawat isa sa atin, kailangan talagang mag-aral ng kanyang salita. Magsaliksik, hindi lang basta magbasa. Amen. Hallelujah. Sapagkat tayo po yung magiging daluyan ng ating Panginoon. Walang ibang gagamitin ng ating Panginoon kundi yung mga taong totoo, ang pananampalataya. So we must be equipped with His Word. Amen. Equipped talaga tayo dapat ng kanyang salita. Dahil may pangyayari po sa Old Testament na nagalit ang ating Panginoon sa mga tagapagturo ng kanyang salita. Ganun pala nangyari yan, mga kapatid. Nagalit siya sa mga tagapagturo. Dito, sabi po dito, ang aking bayan, di ba ito yung ating verse kanina? Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka. Nagalit ang ating Panginoon. Upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng Diyos, akin namang lilimutin ang iyong mga anak. Bakit? Ang sabi nyo, habang dumarami ang saserdote o tagapagturo ng salita ng Diyos, lalo naman silang nagkakasala sa akin. Kaya gagawin kong kahihiyan ang kanilang kadakilaan. Nangyari pala ito, mga kapatid, amen, na habang dumadami yung tagapagturo, yung mga scholars, yung tagapagturo ng salita ng ating Panginoon, mas lalong lumalala yung bayan ng yung pagkakasala ng bayan ng ating Panginoon. Bakit? Dahil hindi po sila nagtuturo. Ang gusto lang po nila, ang naging sakit ng mga saserdoteng ito, amen. Ang gusto lang nila mag-acquire, pero hindi sila nagre-release. Ang gusto lang nila ay makinig ng salita ng Diyos, kontento na sila na nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi po sila nag-share. Hindi rin pala maganda yan. Na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi pala tayo nag-share. Amen. Ang sabi dyan, itinatakwil. Sabi nga, di ba dito sa 6, ang sabi dito sa 6 ay ano eh, talagang ahadlangan na ng ating Panginoon. Bakit ahadlangan? Eh wala namang ano eh, nawawala ng pakinabang.
Ang dami ng binigay na salita ng Diyos, ang dami ng napag-aralan, ang dami ng nabasang materials, pero hindi pa rin umiimik. Amen. Hindi pa rin nagsishare ng salita ng Diyos, takot pa rin. Ang dami ng pinag-aralan ng mga yan. Mga saserdote, mga scholars yan. Magagaling yan, mga kapatid. Pero, ang sabi dito, habang dumarami ang mga saserdote, o ibig sabihin, habang dumarami ang nakakaalam o na, tagapagturo ng salita ng Diyos, hindi naman sila umiimik. Hindi nila tinuturuan ang bayan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi diyan, lalong sumasama o nagkakasala ang mga tao. Diba yung isang ano, yung isang sinabi ni Pastor Nomer dito nung nakaraan, nung GenCon, sabi doon, let's decrease the population of hell and increase the population of heaven. Ano intindihan nyo? Ibig sabihin, talagang i-win natin yung mga tao. Amen. Huwag nating hayaan silang papunta sila sa papunta sa kapahamakan, papunta sa impyerno, kundi isagipin po natin sila para makasama po natin sa paglilingkod at mas lalo po, mga kapatid, na talagang dumami ang magiging mananampalataya. Amen. Hallelujah. Huwag tayong gumaya sa mga saserdoting ito na habang tayo ay nakakakinig ng salita ng Diyos, habang tayo ay nakakapag-aral, habang ang mga bagay na ito ay sa atin, meron tayong mga iba't ibang activities para mas maging equipped tayo. Huwag hayaan, mga kapatid, na maging katulad tayo nitong mga saserdoting ito na hindi marunong magturo. Amen. Kailangan magtuturo pa rin tayo. Kailangan mag-share pa rin tayo dahil dito po tayo tinawag. Amen. Hindi ang pagtuturo ng salita ng ating Panginoon, hindi nire-require ng ating Panginoon na pastor lang. Amen. Hindi nire-require ng ating Panginoon na worker lang, na elder lang. Amen. Lahat ay nire-require ng ating Panginoon na magturo ng kanyang salita. Dahil tayo pong lahat ay kailangan, dyan din tayo na convert eh. May nagturo din sa atin. Amen. At ang sabi niya, di ba, labasan natin sa Matthew na ito'y tinanggap ng libre. Kaya ipamahagi po natin yan ng libre. Yung mga bagay na ito, yung katotohanan, yung kaligtasan, natanggap po natin ito ng walang bayad. Kaya ang gagawin natin bilang ganti sa kagandahang loob ng ating Panginoon, pahayag natin yan na ang walang bayad. Gawin po natin yan bilang isang mananampalataya, isang gampanin po natin na talagang mag-share po tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen. Yun po yung sakit nila eh. Hindi sila marunong umimik. Hindi naman sila mga pipi. Pero hindi sila marunong umimik. Sana hindi maging ganyan ang sakit natin. Amen. Hanggat may pagkakataon, talagang i-share natin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Hanggat may pagkakataon, talagang bigyan natin ng panahon ang salita ng ating Panginoon na maipahayag po natin. Di ba? Di ba yung tema natin, at all costs, save. Kailangan natin, kahit anong mangyari, talagang makapag-save tayo ng tao na para makabalik sila sa ating Panginoon. So tinakwil po nila ang kaalaman, nilimot nila ang kautusan ng ating Panginoon. Ang ginawa sa kanila, talagang ilalabas ang kahihiyan. Sayang eh, mga dakilang tao na. Kasi ang once na, alam nyo, ang bawat isa po sa atin, dinadakila tayo ng ating Panginoon pag tayo ay talagang ginaganap natin ang kanyang kautusan. Amen. Mas lalo tayong itinataas ng ating Panginoon pag ginagawa po natin ang mga bagay na kanyang kagustuhan. Pero pag hindi na natin yan ginagawa, ang sabi dyan, papalitan niya ng kahihiyan ng ating Panginoon. Huwag sanang ganyan ang mangyari po sa atin. Amen. Sayang itinaas na tayo ng ating Panginoon. Ang sama naman na dahil sa hindi natin pagsunod, magiging kapalit nun ay kahihiyan. Praise God. So dapat pag-aralan po natin talaga ang salita ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng kaalaman, ibahagi po natin ang kanyang salita, huwag nating suluhin ang kaligtasan.
Amen. Huwag po nating suluhin ng kaligtasan. Yung karunungan na nasa atin, huwag po natin itong susuluhin. Huwag tayong mag-enjoy na tayo lang ang maliligtas, tapos yung ating kamag-anak, yung mga kaibigan natin ay mapapahamak. Ang hirap kaya nun. Amen. Na pagdating ng ating Panginoon, pag tayo nasa langit na, tayo tuwan-tuwa sa langit. Pero yung mga kamag-anak natin na meron naman talaga tayong kayang gawin noon, ay nagdurusa sa impyerno. Amen. Yung mahirap, ano, mahirap na parte. Kaya wag po nating suluhin ang kaligtasan, kundi ipamahagi po natin ito. Amen. Hallelujah. May mga Kristiyano po kasing tanggap lang ng tanggap, hindi marunong magbigay. Amen. Tanggap lang ng tanggap ng biyaya ng ating Panginoon, yung karunungan, kaalaman, kaunawaan ng kanyang salita. Alam nila, magagaling sila. Talagang dahil sa kalaliman ng kanilang kaalaman, gumaling sila. Yun nga lang, hindi sila marunong mag-share ng salita ng ating Panginoon. Wala rin. Mahirapan ka rin. Hindi ka rin pagpapalain ng sobra ng ating Panginoon dahil may mga bagay ka na hinihinder sa sarili mo. Amen. Ikaw yung nagiging hindrance ng sarili mo para sa hindrance ng kaligtasan ng iba. Malay mo. Amen. Kung umimik ka, hindi mo naman kilala. Minsan may mga may ganyang pagkakataon, hindi mo kakilala pero nakipag-usap sa'yo. Malay mo, ikaw pala ang kailangan nila para maligtas sila. Malay mo, ikaw pala ang kailangan, yung pananalita mo pala, yung pag-share mo pala ang kailangan ng mga tao, ng mga kaibigan mo, ng mga kamag-anak mo. Ikaw pala ang kailangan. Pero hindi ka umimik. Ano nangyari? Napahamak sila. Nasayang. Amen. So don't miss the opportunity na makapag-share po tayo ng salita at kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kahit naman yung mga hindi formal na ano eh, nakipag-usap. Kasi akala nyo, minsan, akala ng iba, kailangan talagang verse by verse. Hindi. Minsan naman yung simple conversation lang. Amen. Yung testimony mo sa buhay, yun yung pinakamalaking ano eh, pinakamagandang ano eh, pang-share. Yung testimony mo sa buhay. Alam mo, Brad, ganito ko dati. May mga kaibigan tayo, alam yung ating buhay dati, pero nagbago na tayo noon. Malaking patutuon na yan. At malaking kapangyarihan na yan, mga kapatid, para magkaroon sila ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Dahil ang salita ng Diyos, He have the power, yung kapangyarihan, yung authority ay inililipat po sa atin. Amen. Once na tayo po, mga kapatid, ay talagang babaan ng presensya ng ating Panginoon. At alam niyo, mga kapatid, isa na ang kagandahan dito. Sa lahat ng pinag-aralan po natin kanina mula sa una, itong pinakamagandang mangyayari. Meron tayong banal na presensya ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang lahat ng pinag-aralan po natin, lahat ng malalalim na pinagsasaliksikan natin, lahat ng mga kaalaman natin, ito'y walang saysay pag walang banal na espiritu ng ating Panginoon. Kaya kailangan po natin ang banal na espiritu ng ating Panginoon because this is the authority of God. Authority and power of God. Hallelujah. Yung espiritu ng ating Panginoon, His Spirit has the power to change lives. Amen. 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 His power has the strength to tear down strongholds. Ano yung mga strongholds? Yung mahihirap tibagin. Sa bahay nyo, meron bang strongholds dyan? Sa pamilya natin, minsan may mga strongholds dyan eh. Ang hirap gibain. Yun yung naghahad lang sa atin para hindi tayo makabuelo sa pananampalataya, sa paglilingkod. Kayang-kaya yung gibain ng ating Panginoon. Alam nyo, yung pinakamagandang gawin, pinakamagandang pagkakataon, pag tayo ay buwelo para makabuelo tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan natin ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Amen. Dahil nandyan yung kapangyarihan. Sayang ang mga pinag-aralan natin, sayang yung katalinuhan natin kung hindi tayo mapupuspos ng banal na presensya ng ating Panginoon, ang bawat pag-imik natin ay mawawalan niya ng saysay. Amen. Para lang po tayong ibang samahan na fellowship lang ang gusto. Sa atin gusto natin magbago talaga ang tao.
At hindi yan kaya ng basta-basta tao lang. Kasi tao lang tayo. Kailangan nila ng isa pang mas mataas at mas makapangyarihan. Salamat sa Diyos na ninirahan sa atin yan. Amen. Hallelujah. Walang saysay ang lahat ng alam natin, lahat ng aral, kung walang banal na Espiritu ng ating Panginoon sa atin. Amen. We should always receive His Holy Spirit in order to keep empowering the Word of God. Amen. Keep on empowering the Word of the Lord na nasa atin. Yung salitang nananahan sa atin, kailangan natin yan ng back-upan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, ng Kanyang banal na Espiritu. Kaya kailangan lagi po tayong mapuspos ng Kanyang banal na Espiritu para magkaroon ng kapangyarihan ang salitang nananahan po sa atin. Amen. Diba? May pagkakataon sa Acts, mga kapatid, nung bago umakyat ang ating Panginoon, binili na niya ang mga alagad. Huwag muna kayong aalis. Pumunta muna kayo sa Jerusalem. Di ba nagtipon-tipon sila sa upper room. Naantay nila yung kapangyarihan na mula sa langit. At alam nyo, mga kapatid, nung dumating na ang pagkakataon na binagsak na ng ating Diyos ang kanyang espiritu, ang kanyang kapangyarihan, ang unang-unang nangaral na puspos na salita ng ating Panginoon si Pedro, 3,000 agad ang nagpabaptize, ang tumanggap sa ating Panginoon. Bakit? Iba po kasi ang epekto talaga ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Amen! Hallelujah! Kaya niyang pabaguhin yan. Kahit isang saglit lang, pag yan ay na-touch ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, hindi yan makakahindi. Bakit? Masyadong makapangyarihan ang presensya ng ating Panginoon para iwasan. Di ba? Kaya nung una tayong tinamaan ng banal na Espiritu, talagang hindi tayo makaresist. Amen? Hindi tayo makaresist. Hindi natin na talagang wala tayong control sa sarili natin kasi makapangyarihan ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Walang katapat yan dito sa mundo. Kaya ang bawat isa sa atin, amen, kung gusto natin maging powerful ang ating ministry, kahit ikaw ay nag-evangelism lang, kahit ikaw ay natutugtog lang, kung gusto mo maging powerful ang ministry mo sa loob ng church, kailangan mong puspusin ang sarili mo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Malaki ang magagawa, mga kapatid, ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Amen. Hallelujah! Naranasan ang bawat isa yan sa atin. Amen! Nung simulang lagi po tayo napupuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, may mga nagagawa tayo na hindi natin akalain na magagawa po natin. Amen! Hallelujah! Nakakapagsalita tayo sa mga tao, nakakapag-share tayo sa mga tao, wala man tayong sapat na kaalaman, pero pag tayo'y umiimik, hallelujah, nakikita natin, nararamdaman natin na dumadaloy sa atin ang banal na presensya ng ating Panginoon. Ginagamit ang bawat isa po sa atin. Hallelujah! Mahalagang mahalaga po, mga kapatid, ang banal na presensya ng Diyos sa atin. Amen. Hindi sa galing ng pananalita sila nako-convert. Hindi sa katalinuhan, hindi sa kaalaman, hindi sa wisdom ng tao sila nako-convert, kundi dahil sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Yun yung bumaback up sa atin eh. Kaya alam nyo, mas maganda talaga na bago tayo ay mag-share ng salita ng Diyos, bago tayo mangaral, bago tayo talagang humayo, kailangan puspos muna tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Kaya mapapansin natin na tuwing tayo ay puspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, once na tayo ay puspos at tayo ay nag-share ng salita ng Diyos, iba yung bato natin. Iba yung bato ng pananalita natin. Talagang nararamdaman nila. Hallelujah, yung iwini-witness mo, nararamdaman nila ang salita ng Diyos. Bakit? Nagiging daluyang ka na. Amen. Amen. Nagiging daluyang ka na ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah.
Daluyan lang tayo, hindi galing sa atin ang kapangyarihan yun. Amen. Kaya kung gusto natin maging effective na isang sa loob ng ministry ng ating Panginoon, sa loob ng kaharian ng ating Panginoon, kailangan natin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Puspusin tayo ng ating Panginoon. Para, alam niyo mga kapatid, pag tayo'y napuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, yung mga salitang nasa atin, yung mga kaalamang nasa atin, inire-release yan. Inire-release yan. Amen. Yung mga katuruan, amen, yung mga pinag-aralan natin, mini Bible school, yung mga Sunday school, amen, lahat ng Bible subject natin, lahat ng Bible topics natin, lahat ng napag-aralan natin, once na bumaba ang banal na Espiritu, kasama yan sa dadaloy sa kanila. Amen. Kaya bigla ka na lang, nabibigla ka na lang minsan, mga kapatid, na naaalala mo yung mga bagay. Amen. Naaalala mo yung ito nga pala yung katuruan. O may mga fresh rema na galing sa ating Panginoon na nasasabi mo, bakit kasi nagiging daluyan ka na ng salita ng ating Panginoon. Amen. May mga pagkakataong ganyan eh. Blankong-blanko tayo, pero tayo gusto nating humayo. Nag-pray naman tayo eh. Alam natin na puspos tayo ng salita ng ating Panginoon. Pero habang naglalakad tayo, blanko pa yung isipan natin. Diba? Pero once na bumuka na yung bibig natin. Amen? Once na umimik na po tayo, bigla na lang bumubuhos ang banal na presensya, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaalaman, ang karunungan. Hallelujah! Hanggang sa nakakaimik na tayo, na bigla na lang napapayak yung ating mga binabaybustadihan, yung inahayuhan natin, bigla na lang nag-aagree sa atin, bigla nag-iibang atmosphere. Bakit? Nandun ang presensya ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Hayaang maging daluyan tayo ng salita ng ating Panginoon. Maging daluyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kahit utal ka. Diba? Si Moses utal. Diba? Yun yung ano niya eh. Yun yung alibay niya. Hindi ako utal ako. Hindi ako magaling magsalita. Kasi naway siya ng ating Panginoon nun eh. Sinong gumawa ng yung dila? Amen. Hallelujah. Kasi walang pinipili ang ating Panginoon. Kapag gagamitin ka niya, gagamitin ka niya. Kailangan talagang, Lord, magpapagamit ako. Amen. Katulad ni Isaiah na nagtanong ang ating Panginoon, sino ang aking susuguin? Sino nga ipapangaral na sabihin natin, Lord, ako. I'm available. Puspusin mo ko ng iyong banal na Espiritu. Magpapagamit ako, Panginoon. Hallelujah! Hindi nire-require ng ating Panginoon na magaling ka magsalita. Hindi nire-require ng ating Panginoon na dapat edukado ka. Ang kailangan mo lang ay banal na Espiritu ng ating Panginoon. Magiging kagamit-gamit na po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen! Pwedeng gamitin ng Diyos ang lahat ng bagay na kung ito'y gugustuhin niya lang. Amen. Kaya yung banal na Espiritu, asamin po natin na lagi po natin yung maramdaman. For to keep on powering the word of the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang banal na Espiritu, yan yung magpe-preserve po sa atin. Sa lahat ng mga kaalaman natin, sa lahat ng ating napag-aralan, ipe-preserve yan ng banal na Espiritu. And when the time comes, nakakailanganin natin yan, ilalabas niya yan. Amen! Kaya, kailangan natin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Huwag hayaang mawala ng saysay ang mga bagay na ito, ang mga napag-aralan natin. Bagkos, hallelujah, asamin talaga natin, Lord, lagi mo akong puspusin ng iyong banal na Espiritu. Baka may mga wini-witnessan tayo na hindi talaga, dahil may mga ganyang pagkakataon eh, may mga wini-witnessan tayo, ha? Ang tagal nating wini-witnessan, hindi pa rin nang nagde-decide. Parang wala pa rin sa kanila. Baka kailangan mo lang mapuspos ng presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sa ating paglapit, hingin po natin ang banal na presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Tayo po'y tumayo, mga kapatid. For the second time,
banal na presensya pa rin ang minimensahe ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Panginoong Jesus. Kami po ay lumalapit ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan niyo po kami, God, hallelujah, ng iyong banal na Espiritu. Upang ma-activate, God, hallelujah, ang kapangyarihan, hallelujah, na nasa sa amin. Upang, God, hallelujah, maging daluyang kaming malinis, hallelujah. At God, walang hadlang, Panginoong Jesus, hallelujah, ang aming pag-share sa aming paghayo o sa aming pamumuhay bilang Kristiyano, Panginoon. Hallelujah, i-preserve mo kami sa pamamagitan, God, hallelujah, ng iyong banal na presensya. Hallelujah, Lord. Alam ko, Panginoon, hallelujah, na may mga tao, may mga kapatid kami, God, hallelujah, na nangihingi pa rin ng iyong banal na presensya. God, hallelujah. Hallelujah. Kami po ay nananalangin, magkakapatid, na isang church, Panginoong Jesus. Hallelujah, na may pagtitiwala sa inyo ng aming mga kasama, ang mga kapatid sa pananampalataya na hindi pa nakakatanggap ng iyong banal na Espiritu. God, hallelujah. Ay Lord, hallelujah, sa pagkakataong ito, sa oras na ito, ibuhos niyo po sa kanila ang iyong mapagpalang Espiritu, Panginoon. Hallelujah, upang makasama din po namin sila at maranasan din nila ang kagalakan, Panginoong Jesus, hallelujah, sa ilalim ng iyong banal na presensya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O God. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.